Hello, madlang people! Welcome to my YouTube channel. My name is Erlyn. I'm an international student here in Germany from the Philippines. Ayan, welcome back sa mga nanonood ng vlogs ko, ng mga kwentuhan ng kung ano-ano, magmarites, ganyan. Thank you nga pala sa mga nag-subscribe, nanonood ng vlogs, nagko-comment at nagla-like. Mostly mga kababayan ko yan, syempre. Kaninang umaga guys, pagkagising ko, hindi ako nakapag-vlog. Pero ang goal ko sana, araw-araw mag-vlog ako, kasi sabi ko, para someday, mag-look back ako ng mga experience ko dito sa Germany. Makita ko sa YouTube channel ko sana. Pero pagkagising ko may inasikaso kasi ako guys, naging busy ako. Tapos ngayon na lang ako nakapag-vlog. At least naalala ko, 'di ba, mag-vlog. So, ngayon ay 11:20 na guys. Mag-aral ako guys ng German. Kasi 'di ba nabanggit ko sa inyo last time na nag-take ako ng German A1 last year. Yes, naipasa ko yung German A1 guys, pero chinek ko pala yung books ko. Hindi ko pala guys lahat nasagutan. Kasi habang nag-aaral kami guys, may dalawang books. Yung isa yung doon yung lecture sa isang book. Yung isa naman kailangan sagutan lahat. Kasi hindi ko pala lahat nasagutan. Ngayon ko lang napansin na hindi ko pala tinapos magsagot. Pero ang lakas ng loob ko mag-take ng exam kahit hindi ko na nasagutan itong lahat. Ngayon nung binabasa ko na yung books guys, hala, ito na yung sa exam na nahirapan ako. Kaya pala ako guys, nahirapan kasi hindi ko tinapos yung book. Hindi ko sinagutan lahat. Kaya sabi ko, although wala na rin akong iwan exam, ang next exam ko sa winter semester ay A2 exam. A2 na, German A2. So mag-aaral ako ng A2. Pero gusto ko siyang sagutan, tapusin ng sagot. Diba ito? May lumalabas. Para yung mga competencies guys sa German A1 na na-skip ko ay at least matutunan ko siya kasi very important 'yun. Lalo na at small city ito. Hindi lahat guys ng tao nagsasalita ng English. Lalo na guys last time kwento ko sa inyo yung nagtrabaho ako, 'di ba? Nabanggit ko July 'yun kasi wala nang pasok. Tapos, merong nag-hire na malaking company, tapos mga students, ganyan. Kasi palit ba doon sa mga nagbakasyon. Tapos, nag-fill up din ako doon. Sabi ko, try lang ba, baka matanggap ako. Kahit na ang German ko ay A1 pa lang, tinanggap nila ako, guys. Pero, dahil nga, kinakabahan ako dahil A1 lang ako, imbis na pwede kong itrabaho talaga is 120 days in 1 year. So, every vacation, tuloy-tuloy na 4 months, pwede. Kung gusto ko, as a student. Since kinabahan ako that time, sabi ko, hala, hindi pa ako fluent mag-German. Paano na yun sa trabaho ko? Baka, sabi ko, baka kausapin ako ng German, tapos na ako makasagot. Paano na? Tapos sabi ko, syempre, trabaho yun. Alangan, pilitin ko yung mga tao na i-translate nila sa akin or mag-English sila, parang ganun. Sa university, okay lang guys, kahit mag-demand ka, do you speak English, please explain in English, like, okay lang kasi international university, tsaka mostly yung mga tao nagsasalita ng English. Pero nung nag-work ako as student, yun na nga, kinabahan talaga ako guys. Sabi ko, hala, paano kaya to? So, okay lang, try lang naman. Kasi gusto kong magkaroon lang ng overview or experience kung what it's like to work in Germany. So, yun yung una kong trabaho as a student at sa malaking company. And doon na ako guys, nakita ko na yung mga students na kagaya ko rin. Nalaman ko na mga international students din sila. Kasi may bag na binibigay ang university. So, dala-dala nila yung bag doon. Tapos iba-ibang kulay, may green, may red. Ah, kayo pala ay same lang tayo ng pinanggaling ang university. Doon din pala sila guys nagtatrabaho pag bakasyon. Tapos guys, ito na. Nung first day na ng trabaho ko. Tapos, ano na, parang inintroduce na ako yung kapalit nung nag-leave na empleyado, ganyan. Tapos, alam nila na A1 lang ako guys. Hindi nila ako guys masyado kinakausap. Tinuturo lang yung
yung anong dapat gawin, tapos na intindihan ko na rin. Even yung screen, guys, naka-German, sabi ko ganyan. Buti na lang ini-explain ng isang foreigner din doon sa trabaho. Nakaka-English siya, guys. Tinuturuan niya ako. Ang nagustuhan ko, guys, sa trabaho, ano sabi ng mga datihan na doon. Ah, may baguhan pala galing Asia. Tapos isa-isa silang pumupunta sa akin. Dapat ako nga yung mag-hi sa kanila, 'di ba? Tuwing magtingin sila sa akin, nakangiti sila, tapos mag-ano sila sa akin, magpansin. Tapos may sinasabi silang German, tapos sabi nila, "Schön." Tapos sabi ko, "Danke schön." Kasi yung guys, yung schön, guys, ibig sabihin nun maganda. Hindi naman tayo kagandahan, no? Pero, kasi pag dito na kayo sa Germany, maging maganda na kayo, guys. Pag sa Pilipinas, feeling nyo, ay, hindi ako kagandahan, hindi ako artistahin, parang ganun. Parang, ano lang yung beauty natin ba, hindi pang kagandahan na ganyan. Pero, nagtataka ako, parang feeling nila, maganda ako, ganun. Palaging nagsasabi na, "Schön," tapos kinakamayan nila ako na welcome, ganyan. Tapos, kasi nga hindi rin sila maka-English masyado. Tapos, sinasabihan nila ako ng "Schön," tapos nakangiti sila. I think, guys, dahil sa skin, kasi tan skin ako, diba? Eh, gustong-gusto nila magkaroon ng tan skin. Tapos yan, nagkakamay sila, "Schön," ganyan. Kinasabihan nila ako ng "Schön" daw ako. Tapos sabi ko, "Danke, Schön." Tapos kinakamayan ko rin sila. Tapos kapag lalabas na, guys, yung mga masasalubong ko, paragi lang nagsasabi ng "Servus, Servus," parang hello or goodbye, hello or goodbye, yun na rin, yun na yun in one. Talagang kinopya ko lang sila, guys. So hindi pa ako masyadong yung mag-interact sa mga iba't ibang taong German, kinokopya ko yung sinasabi nila sa akin. Pag "Servus," tas ngayon nakangiti ng konti, sa susunod na dadaan na tao, gaganunin ko rin, "Servus." Oh, de ba? Nag-service din siya sa akin. Tapos yung babae naman na foreigner, binati niya ako, sabi niya, "Hello." Sabi ko rin, "Hello." Tapos yung dadaan na susunod na foreigner, ang bati ko naman, "Hello." "Hello." Ganon lang, guys. Nakakatawa. Ginagaya ko lang sila, guys. Pero alam ko na rin yung ganong pagbati kasi, di ba, matutunan yan sa German A1. Tapos guys, naka-survive ako ng buong buwan na yan, trabaho, ganun lang, ginagaya ko yung mga pagbati nila. Tapos pag tuturuan ako ng instruction ng gagawin sa trabaho, sinusunod ko lang din sila. Tapos guys, may matanda doon, nagustuhan niya ako, yung matandang babae, kasi daw maano daw, mabilis daw ako makasunod. So sabi ko, "Hala, thank you naman." Kasi minsan hindi ko man masyadong nagigets, pero dapat looking confident ka pa rin sa trabaho. Kahit di mo guys masyadong maintindihan, dapat anong yung ma-insist ka ba na parang affirm ka sa trabaho, tapos sabihin mo, tatanong ka kung bakit ganito, parang may sarili kang idea, ganun. So feeling nila, guys, alam mo, parang ganun. Ganun lang ako, guys, hanggang sa na survive ko yung 1 month na trabaho doon. Tapos naisip ko, after ng trabaho nito, maghanap na lang ako, guys, yung katulad sa mga sa kaklase ko na nakatrabaho siya sa kitchen, ganun ba? Kasi guys, wala akong nakuha. Mostly full time dito sa city na to. Tapos yung sa Munich naman, medyo biyahiin ko siya. Tapos 4 days, sabi ko, paano ko isiksik ba sa schedule ko? Kasi nakita ko 5 days talaga, normally 5 days ang aral namin. Monday hanggang Friday. So, 2 days lang ang kaya kong i-part-time magtrabaho. If ever lang na magtuloy ako doon magtrabaho sa hotel. Kasi marami, guys, nagpo-post sa group, mga Filipina. Kailangan dito sa hotel na pinatatrabahoan ko, mga Pinay, kahit A1 lang or hindi ka pa makasalita ng German yan, pinapahanap ng amo ko, ganyan, nagpo-post sila. Tapos, minsan, sinachat ko, ganyan. Kaso nga, 4 days. Ang part-time nila is 4 days. Ay, ang aral ko, 5 days. Monday hanggang Friday. So, 2 days na lang, Sabado, Linggo. Siyempre, kailangan ko rin, guys, maglaba. Ganyan. Marami rin kailangan gawin. Iniisip ko na, wag na lang. Mag-aral na lang ako. Kasi, importante, guys, na kung
Tapos ko naman yung, if ever lang na matapos ko yung, makatapos ako mag-aral hanggang B2, may option na ako kung gusto kong mag-apply. Kung gusto ko ituloy ko pa rin ba yung trabaho ko, or gusto kong mag-internship, yung mag-training ba, kasi sa mga training dito, halimbawa gusto mo mag-training sa isang trabaho, yung mayroon na agad bayad, yung ganun. Pero kasi doon, di ba, B2 yun. So, wala pa akong B2. A1 pa lang ako ngayon. Sabi ko, sige lang, mag-focus na lang muna ako sa pag-aaral hanggat, kasi parang hanggat ini-insist ko magtrabaho na magtrabaho, hindi ba mag-harmonize yung schedule, tas ganun. At least, na-try ko na rin yung environment sa una kong trabaho na ganun pala. Ako lang siguro yung laging nag-overthink ba? Parang nag-worry na ako, ay baka mahirap, ay baka ganun. Kahit guys, nung pa-apply pa lang ako mag-aaral sa Germany, nauna na yung worry ko. Parang sounds familiar sa mga nag-i-email sa akin na maraming worry. Hi, Erlyn! Baka hindi tanggapin yung TOR ko kasi ganito. O hindi lang isa, ang dami nyo kaya. Hindi ko na lahat na-replyan kasi feeling ko na natatawa ako sa sarili ko kasi ko, ako to eh, yung nag-a-apply pa lang ako. Ganitong-ganito ako eh. Tapos yung iba doon nire-replyan ko. Marami pang iba kasi hindi ko pa nabubuksan guys yung iba yung email. Sorry naman. Basta kung may time ako buksan ko at mag-reply ako. Yung iba dyan na-replyan ko na. Ganyan na ganyan yung nag-worry na kaagad. Wala pa na-try. Nag-worry na. Ganyan. Ganyan kayo sa email niyo sa akin eh. Eh, Erlyn, ganito kasi. Ganito, ganyan. Worry sila ng worry. Tapos sabi ko, eh, yung TOR ko naman talaga may nakasulat din naman na Tagalog. Kasi, di ba, Filipino na mga subject, isusulat talaga ng Tagalog. Hindi na yun ita-translate ng English. Nag-worry sila. Hindi lang isa guys nag-email sa akin ng ganyan. Tapos, sinabi ko na lang yung sa experience ko na, oo, mayroon talaga sa TOR. Tagalog talaga yun. See, sabi ko, hindi naman yun tinranslate ng English. Kasi yung subject mismo is naka-Filipino naman talaga yun. Para lang mawala yung worry nila. I think 5 yung nag-email sa akin. Kaloka kayo. Pero okay lang kasi nung natatawa ako sa email nyo kasi naalala ko yung time na nag-apply ako na ang dami kong worries, ang dami ko rin tanong. Alam nyo ba yung tinatanong ko lagi? Yung nag-vlogger din sa dito rin sa YouTube na nag-aral sa Berlin. Nagre-reply din siya sa comment ko. Ang dami ko rin yan. Lagi ko yan siya tinatanong. Ano ba yung pangalan niya? Nakasubscribe ako sa kanya, guys. Sa Berlin yan siya, si Rowie. Yan dyan ako nanonood ng mga vlog niya. Nakakaguide yan yung mga information na sinishare niya sa vlog niya. Malaking tulong yan sa akin nung nagre-research pa lang ako yung mga videos niya. And nag-comment yan ako dyan sa mga videos niya. Kasi sabi ko, ay, hinahanap pa ba yung 4-month-37? Kailangan pa ba ng ganito? Nagre-reply din siya sa comment ko. And then, nung nandito na ako sa Germany, hindi ko talaga kinalimutan kasi siya rin yung naka-reply-reply sa mga questions ko. Diba nga, kasi DIY ako. Wala ako agency. So, talagang sariling ano lang, process ng papers. Sinabi ko talaga sa vlog niya nung dito na ako sa Germany, thank you sa mga vlogs mo ha. Sabi ko, kasi noon, lagi ako nanonood ng vlogs mo, nagtatanong-tanong ako sa'yo. Alam mo ba, dito na ako sa Germany, hindi ngayon nag-aaral ako ngayon. Sabi niya, congratulations, natuwa din siya sa akin. Pero ang alam ko sa Berlin, yan siya. Matagal na yan siyang nagve-vlog. Pero same din guys, kasi nag-aral din siya sa university dito sa Germany. Isa yan kung saan ko nakakuha yung idea na mag-aral dito sa Germany. So yun guys, sa mga yung nag-worry na ba tayo agad na baka may mali sa papers natin, ganyan na, ay hindi allowed mag-aral sa Germany ang Pinay, marami silang worries na ganyan. Pag napapanood nila guys yung vlog ko, nag-message yan sa akin mga, medyo may mga edad na guys na mga Filipina. Ay, sabi niya, hindi man allowed na mag-aral dito ang anak kong Pilipina. So, ang nega na nila agad guys. Sabi, hindi ko na lang guys nire-reply, pero nabasa ko. Hindi ko nga siya madala dito para mag-aral, parang ganun. Sisip ko lang, wala nga akong nanay dito sa Germany. Natanggap nga ako sa university. Kasi nanonood sila ng vlog ko, tapos
kung allowed, paano pala? Tapos hindi pala nila guys tinatapos panoorin yung vlog ko. Gusto nila i-re-replyan ko sila ng step by step, ganyan. It will take time din para sa akin. Siyempre, kailangan ko rin mag-aral, kailangan ko rin mag-trabaho. Siyempre, student lang ako dito sa Germany. Ganyan, kaya marami sila guys tinatanong, ha, allowed pala? May bago na palang batas ngayon. Ganyan, na allowed mag-aral ang Filipina dito sa Germany. Parang sabi ko, wala, hindi pala allowed. So, bakit ako nakapunta ng Germany? Parang ganun. Nawindang ako guys sa mga kababayan natin. Tapos, yun kasi minsan nagre-research tayo tapos parang hindi natin pinagkakatiwalaan yung nabasa natin. Gusto natin magtanong muna tayo doon sa naka-experience na. Pero kapag naman tinanong natin yung naka-experience na, nakalipad na sa Germany, ay, allowed pala? Parang questionin pa natin, parang hindi pa tayo maniwala, ganyan. Ewan ko ba siguro sa ating mga Pinoy parang normal lang yung ganun, diba? Ayan guys, madaldal na naman ako. Ay naku, maingay na naman. Ay, may chika ako sa inyo guys. Today natawa talaga ako guys. Kasi nung nag-online ako, diba sabi ko wala ako halos friends sa una kong program. May nag-chat sa akin, na classmate ko pala siya sa program, girl din. So sabi niya, girl din, kilala niya ako guys. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kapag pala sagot-sagot ba din ako minsan. Minsan tahimik pala sagot-sagot. Kaya siguro na tatatandaan niya ako si Erlyn. Lalo na sa language, maano talaga ako kasi gusto ko talaga matuto. Erlyn, sabi niya, ako to, yung kaklase mo, ganito. Tapos tinignan ko, ay, oo, sabi ko, naalala kita. Sabi niya, ano ba, magstay ka pa ba sa program mo? Ay, program mo, program natin. Tapos ko, ba't kaya tinatanong niya ako? Tapos sabi ko, ano kasi, nag-decision na akong maglipat sa kabilang program. Sabi ko, oh, okay yan sa'yo kasi ano mo naman yung course na ito. Parang gusto mo naman at related naman sa inaral mo sa Philippines sa akin. Kasi malayo talaga siya sa degree ko from the Philippines. Ay, sabi niya, inalam ko lang kasi lilipat na rin ako kung lumipat ka. Natawa talaga ako. Nagtawanan kami sa chat. Ha? Talaga? Classmate tayo ulit? Sabi niya, oo. Nagtawanan ko. So, kung pasaway. Ayun, sabi ko, hala, magkaklase tayo ulit. Nagtawa siya. Tumawa siya sa chat namin. Kasi guys, nung bagong dating ako dito, diba, as international student, tas nag-opening na agad sa university. Kasi sobrang smile ako. Yung friendly ba? Kasi syempre, galing Pinas, sa Pilipinas is friendly ang mga tao. So, ganun. Dinala ko yun dito sa Germany, yung ganung behavior. Tapos, pag magpakilala na kami sa klase, nakasmile ako talaga. Oh, ganyan. Kasi ganun naman talaga ang normal sa Philippines. Hindi yung parang galit na parang. Pero guys, napansin ko yung mga datihan na dito, hindi silang humingiti. As, oh, wala akong pakialam kasi naisip ko, ako, Filipina, ito yung nature ko, eh, friendly, nakasmile. Tapos, everyone na magpapakilala, isa-isa ganyan, sinasabihan ko nice to meet you, ngingitian ko ang friendly ko sa bawat isa nung bago pa lang ako dito. Tapos, napansin ko, nagsasabi rin yung professor ng nice to meet you, pero ako lang yung ganun. Mostly guys, ng mga ibang students is serious, tapos hindi silang mingiti. Yung mga baguhang students lang ang masayahin, kami-kaming masayahin, tapos yung mga kasama namin na senior na, hindi sila guys friendly sa amin. Tapos hindi sila nagsasabi ng nice to meet you. Tapos sabi ko, bakit ganon? Tapos nagtanong ako dun sa kakilala ko na matagal na dito. Parang sabi ko, kalungkot ba? Parang seryoso lahat ng tao. Tapos hindi nakangiti. Tapos nagkwentuhan kami. Nagkita-kita kami dun sa university. Siya yun kasi graduate na. Ano, sabi niya, ganon talaga dito, Erlyn. Sabi niya, kasi kapag palagi kang nakangiti at palagi kang lagi kang tumatawa, isipin nila yung sinasabi mo raw ay hindi seryoso. Sabi ko kasi, di ba, sa Philippines, friendly lang yung lahat ng mga tao. Sabi ko, tsaka yung mga professor nagjo-joke, dito wala guys. Later on na lang nag-joke, nagulat kaming lahat. Sa group chat namin, hala, finally, nag-joke yung professor. Parang naganyan kami sa group chat namin. Ay, parang ngayon lang namin siya nakitang
nag-joke at tumawa. Kaya sa group chat namin, nag-chismisan kami magkakaklase. Sabi namin, di ba parang ngayon lang talaga yan, nag-joke at tumawa. Parang chismisan namin yung professor namin kasi palagi lang yun siya, guys, seryoso. Tapos yun, guys, serious na rin ako ngayon. Char! Parang hindi ko kaya. Kasi guys, lumaki talaga ako sa behavior ng isang Filipina na masayahin at friendly, ganyan. Tapos magpakilala-pakilala kasi yan isa-isa. Ay, naku, nice to meet you lahat, guys. Tapos ako pa yan unang mag-approach sa mga kaklase ko. Iniisa-isa ko silang, nice to meet you, kaya kinikilala ko. Tapos guys, katagalan guys, noon na, sabi ko, bakit ganun, parang hindi sila friendly sa akin. Yun pala, normal. Normal lang guys. May friend nga ako na Pinay, pero hindi na siya guys tumuloy. Nag-aral siya lang sa Tiha, the same guys, sa university ko. Hindi niya, ayaw niya na guys, umuwi na lang siya, pero hindi siya umuwi. Parang sa ibang bansa na sila naninirahan, pero Pinay siya. Ang bait nun, guys, ng friend ko na yun. Guys, grabing lungkot ko nung umalis siya. Tapos sabi ng mga iba, sana pala yun siya. Sabi ko, umuwi na raw siya kasi hindi niya na raw, ayaw niya na raw mag-aral, ganyan. Sabi ko, bakit kaya umalis yun siya? Wala na, hindi na kami, hindi ko na, hindi siya, wala na kaming contact. Kailan na siya umalis, hindi na siya nag-aral. Tapos, ganon din siya ng behavior sa akin. Tapos, nagtataka rin siya bakit hindi raw friendly yung mga tao. Pero, sinasabi ng mga ibang na normal lang daw yun. Kasi, ganon talaga dito sa Germany. And, huwag mo rin daw sila lahat ngitian. Kasi, baka kayo na daw. Sabi ko, what? Sabi ko, ay, palangiti pa naman ako. Tapos, nag-joke kami na yun din yung kaibigan ko sa niya. Alan, giningitaan ko pa naman, sabi niya, lahat sa apartment namin, lahat ng mga Germans. Eh, di ang dami mo nang, sabi niya, kayo na yun, lahat yun, tawanan kami, guys, kaming tawanan namin. Sabi ko, alam, nawindang ako sa culture nila. Maka-adjust ka rin yan, isang taong sa Germany. So, ngayon, medyo nakaka-adjust na ako, guys. Hindi na tayo masyadong wacky, parang masayahin, ganyan. Dito na lang siguro sa vlog, char. Tapos doon sa university na Asia, nag-serious na rin ako, guys. Kasi, yun kasi yung nakasanay nila eh. Hindi yung paraging masaya-masaya lang, ganyan. Basa na naman, guys. Labas lang naman yan. So, ayan guys. Close ko na lang. Ganyan na lang. So, maulan pa rin po dito ngayon sa Germany. After ko mag-vlog, ay mag-study up. Tapusin ko yung book. Kasi guys, kahit guys na wala na ako ng German A1, tatapusin ko pa rin siya mag-answer kasi lahat ng competencies na belong sa A1, I think important yan na matutunan ko kasi yan yung foundation. Yung mga grammar, yan is basic kasi yan eh. Even nakakuha na ako ng language certificate sa A1, gusto ko tapusin sagutan para yung complete ba na natutunan ko. Yung mga competencies na dapat kong matutunan na mga basic, kasi yan ay foundation eh, sa pag-aral ng language. Kung basic pa lang, hindi ko na-absorb at hindi ko natutunan, tas mag-move ako agad sa mataas, ganyan. Feeling ko, hindi siya dapat ganun for me lang. Dapat i-learn ko yung pinaka-basic kasi yan ay nga yung foundation ng pag-aaral ng language. So, yun, madlang people. Hanggang dyan na lang muna ang ating chika-chika and kwentuhan for today. Next time ulit ha, manood kayo ulit ng ating chikahan and bye!